Alright, kamusta na kayong mga idol? Isa ka rin ba sa gustong makatipid ng kuryente? Sakto, may konting tips ako para sa'yo. Meron ako ngayon dito dalawang electric fan, isang pedestal type or stand fan, at isang clip type fan. Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo ang actual wattage at yung possible na pwede mong bayaran na bill sa loob ng isang buwan. Malalaman natin dito kung alin sa dalawa ang mas makakatipid sa kuryente. Meron ako ngayon dito digital power meter kung saan masusukat natin ang actual wattage ng electric fan. Okay, plug out muna natin yung dalawang electric fan. Tapos, isaksak natin yung power meter. Yung nasa taas po na display is time. Tapos, yung gitna, watts. At yung sa baba naman, display ng total cost na babayaran mo. Ngayon, unahin natin isaksak yung stand type na electric fan. Mapapansin nyo mga idol na lumabas na yung actual reading. Around 48 watts. Sa ngayon, nakaset lang yung switch natin sa number 1. At magkakaiba ang mga konsumo ng kuryente bawat switch. Ngayon, subukan naman natin switch sa number 2 at makikita nyo na magbabago ang reading. Okay, pindutin na natin. Yun o, tumaas yung reading from 48 watts sa number 1 ngayon nasa 52.7 na siya. Ngayon, pindutin na natin sa number 3. So ayun, nasa 57.3 watts na siya mga idol. Ito ang actual reading ng 60 watts na pedestal type na electric fan. Kung gumagamit kayo ng ganitong electric fan mga idol at gusto nyo makatipid ng konsumo, mas maganda na set nyo lang sa number 1 para medyo bumaba ang babayaran mong bill sa kuryente, alright. Sa last part po ng video natin mga idol, ipapakita ko ang total cost ng kuryente na pwede mong bayaran sa loob ng isang buwan. Now, proceed naman tayo sa clip type electric fan. Ang ganitong size mga idol, ang watts nya nagre-range from 6 to 10 watts. Minsan may 11 at 12 pa nga. Much better kung umabot pa ng 5 watts, mas matipid. Ngayon, nakasaksak na yung clip fan natin. At ito ang actual wattage niya, nasa 6 watts. Ang laki ng difference compare sa stand fan na 57 watts. Kung i-divide natin sa 6 watts, katumbas siya ng 9 na pirasong clip fan. Imagine nyo, ang tipid talaga. Kahit gumamit pa kayo ng tatlong sabay-sabay, nakatutok sa'yo, matipid pa din. Ngayon, nireset ko yung power meter at nilagay ko yung sample ng price per kilowatt. Last month, ang singilan ng kuryente sa amin per kilowatt is 10.62 pesos. Itong 10.62 pesos is hindi permanent. Nagbabago yan every month. Ito lang muna yung gagawin nating reference. Ngayon, itest na natin ang clip fan hanggang isang oras para makompute natin ang estimated bill cost per month. After 1 hour, ito na po yung cost per hour. 0.06 pesos. Ngayon, compute na natin mga idol. Ang cost niya for 1 hour is 0.06. Then example, gagamitin natin ng 24 hours times 30 days equals 43.2 pesos lang sa isang buwan. So, napakamura at ang tipid sa kuryente. Ngayon, si stand fan naman ang itest natin for 1 hour. After 1 hour, ang cost niya is 0.62 pesos. Ngayon, compute na natin mga idol. Ang cost niya for 1 hour is 0.62 times 24 hours and then times again for 30 days. Equals 446.4 pesos. So, ang laki talaga ng difference compared sa clip type fan na 43 pesos lang per month. At mababawasan pa yung cost niyan mga idol kasi hindi naman natin nagagamit ng 24 hours continuous ang electric fan. So, may idea na kayo kung magkano aabuti ng bill nyo sa isang buwan gamit ang mga electric fan na to.
Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, isubscribe mo na yan. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bago nating upload. Alright!